Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw. Isang kwento na alam kong marami ang masasaktan, marami ang manghihinayang. Pero bago yan, hindi po ako nanghihinayang na nandito ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-subscribe, lalong-lalo na yung nag-text pa talaga, o nag-text, nag-click ng notification bell, at lalo din yung mga nag-comment na mga may papasya-shoutout, o yung mga mahahabang comment na tungkol talaga sa story, maraming salamat. At maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nanood ng live ko kahapon ng madaling araw. Ayun, hello po sa inyo. Maraming thank you. Ayan, nag-Facebook live ako. Hindi ko alam, pwede bang mag-live sa YouTube? Hindi ko alam yon. Titignan ko. Walang alam eh. Post lang ng post. Ayan. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat na laging nakasubaybay. Maraming nagtatanong kung bakit wala tayong upload ng Thursday. Nako, medyo na busy po ang inyong Mama Mia. May pinagkakaabalahan po. Mending something. Anyways, hello kay Clark Joshua Tabalba and kay Rhea Saplan, sabi ni Buwan Saplan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And syempre, hello kay Piliang Angel. Nako, si Piliang Angel, isa po siya sa mga nanood sa atin dun sa live. Hello po sa'yo. Nag-send pa talaga ng 20 stars. Nako, ba't kayo nagsisend ng stars? Ayoko ng stars. Huwag kayo mag-send ng ganun, ha? Baka ano. Pero nagpapasalamat po ako at na-appreciate nyo naman yung mga ginagawa ko. Maraming thank you po. Ana Lambalu Diaz, maraming salamat. At sa lahat ng mga taga-Qatar, sandali lang, ayusin ko muna tong computer ko. Bakit, tunog ng tunog. Tinig ng tinig. Hello po sa inyo. Hello sa mga taga-Qatar. Kay Maria Jona Radano, maraming salamat sa iyo. And shout out daw sa atin yung si Jessica Danio Moral na birthday ngayon. Hello po, happy birthday. And sa family ni Raw sa Tacloban City, hello sa inyo. Hello Sabrina Printing, maraming salamat. Shoutout din kay Marilo Del Monte over there at Las Piñas City. Sa lahat po ng mga taga-Las Piñas na laging nakikinig sa atin, hello po sa inyo. Maraming salamat. Maylene Molina, I miss you too, Maylene. Jocelyn's channel na minumukbang na lang daw niya yung mga old videos natin, yung mga old uploads natin. Kapag wala siyang makitang bagong upload, pasensya naman. Hello kay Maria Cristina Osoyos, maraming salamat sa'yo. Ah, bakit wala kayo kahapon? Ganun talaga eh. Pero sisikapin ko pong mag-upload na araw-araw. At abangan nyo po, baka matupad na natin yung wish ninyo na dalawang uploads everyday. Hindi ko po ipapromise pero susubukan po namin. Hello kay Danny Caroldan and happy birthday nga pala sa anak niya this coming Feb 25 kay Daniela. Ayan, happy birthday Daniela Maika. Ayan, Jay Ranoy, maraming salamat sa iyo at sa mahaba mong comment na talagang makapagbagbag damdamin. Ganun. Hello sa mga taga Abu Dhabi, maraming thank you sa inyong pakikinig. Ayan, ako daw ang almusal, tanghalian at hapunan. Maraming salamat. Hello kay Liza Chin, nagantay daw siya, walang upload kahapon. Sorry naman po. Hello kay Lorena Bragado, na silent listener from Riyadh. Hello po sa inyo. Sumisipag daw siyang magtrabaho kapag naririnig niya tayo sa background. Maraming salamat po. Riza Carlos, na-miss ko rin kayo. Ayan, nakakatanggal talaga ng pagod ang boses mo. I praise God. Maraming salamat kay Jesus Christ kasi siyang magbigay nito eh. Oo, diba? So hanggat nandito pa, sige, gamitin natin para ma-inspired kayong lahat. Hello sa Valmoria family. Hello po sa taga Banalo, Lubo, Batangas, kay Juliet Valmoria. Hello kay Edward A. I miss you daw, sabi ni Rere Pot. Sabi niya, sana kiligin, naway kiligin. Sana naman kinikilig. Nako, nakalimutan ko ng anong pakiramdam ng kinikilig. Kinikilig na lang tayo pag umiihi eh. Ganun talaga kapag nagkakaedad na. Hello sa kay Jessel Vlogs, maraming salamat. Chazzy Chai, thank you. Kuya Joshua Vlogs, maraming thank you. Hello daw kay Leo Rex at Daryl ng Taguig. Hello po. May mga lalaki po pala tayong mga listeners. Hello, maraming salamat sa inyong pakikinig. At naway hindi kayo magsawa. Kay Sharon Daligdig, maraming thank you.
And syempre sa lahat ng mga hindi nabasa, abangan nyo bukas, baka kayo na po ang ating mabati. Dahil sa ngayon, puntahan muna natin ang ating letter sender ngayong araw na ito. Ayun ako naman, may mga bagay daw sa buhay niya na talagang mahirap maintindihan. Simulan natin ang kwento ni Teacher Dion dito lamang sa programang inyong paborito, ang Dear Mama Mia. May mga bagay sa ating buhay na mahirap maintindihan. Mga bagay na akala natin ay hindi makabuluhan at parabang tayo ay pinagkakaisahan ng pagkakataon para ilibing ng buhay sa mga pagsubok at kasalanan na hindi naman tayo ang may gawa. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at unang-una sa lahat, nais kong magpasalamat dahil gumawa ka ng ganitong channel. Sa totoo niyan, Mama Mia, mula nung mapakinggan kita ay araw-araw na akong nag-aabang sa iyong mga uploads. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na dapat makapakinig ako sa iyo nang sa ganon ay ma-inspired naman akong ipagpatuloy ang buhay ko. Yun ay last year, Mama Mia. Pero ngayon, masasabi kong meron na akong panibagong inspirasyon. Pero hinding-hindi pa rin kita iiwanan dahil isa ka sa mga naging inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Dion. Mama Mia, isa po akong high school teacher sa isang pribadong paaralan noon. Batang-bata pa ako nung makapasa ako ng board exam. Pero dahil wala pa pong item sa government o sa DepEd, ay napilitan po akong pumasok sa isang private school. Mama Mia, ayos naman ang buhay sa private school. Maganda naman ang pasweldo dahil marami pong nag-aaral sa private school na ito. Medyo sikat kasi ito sa lugar namin na hindi ko na lang babanggitin para maprotektahan na rin ang mga tao at lugar na involved sa kwento ko. Maselan kasi ang kwento ko, Mama Mia. Pero bago ang lahat, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang aking sarili. Lumaki ako hindi sa isang mayamang pamilya. Hindi rin naman salat na salat, pero sakto lang na mabuhay at makakain ng 3 beses sa isang araw at makapag-aral. Pero Mama Mia, nung nag-aaral kami, ay nakita po namin ang hirap ng aming mga magulang sa pagtataguyod sa aming 4 na magkakapatid. Nakita po namin na kung saan-saan po nangungutang ang mga magulang namin para lang may ipangtustos sa aming pag-aaral. Mama Mia, ang sabi ko noon sa sarili ko, magtatapos ako ng pag-aaral. Tutulungan ko ang mga magulang ko. Kaya naman, nung high school, ay kahit nagkaroon ako ng girlfriend, ay hindi po talaga ako pumasok sa isang bagay na alam kong maaari kong pagsisisihan sa huli. Alam niyo na ang bagay na yon, Mama Mia. Ang pakikipag-sex ng hindi pa kasal. Natatakot kasi akong makabuntis. Baka kung makabuntis ako ay masira na ang kinabukasan ko. Hindi pa naman ako masyadong matalino, Mama Mia. Sakto lang po ako. Hindi rin naman nahuhuli sa klase pero hindi po kabilang sa mga nangunguna. In short, Mama Mia, hindi po ako nakakuha ng kahit na anong scholarship nung makapagtapos ako ng high school. Yung girlfriend ko, pagkatapos naming makagraduate ay hiniwalayan ko kaagad. Ayoko kasi na maging distraction siya sa akin sa pagtupad ko ng mga pangarap ko. Nung college ako, Mama Mia, ay mas lalo akong nagseryoso sa pag-aaral. Ang sabi ko, ayokong umulit ng kahit na isang semester dahil alam kong hindi nakakayanin ang gastusin ng mga magulang ko. Mama Mia, kahit hirap na hirap na kami, kapag sinasabi naming magkakapatid na titigil muna kami para hindi mahirapan ng husto ang aming mga magulang, ay nagagalit po sila. Ang sabi nila, tanging pag-aaral lang daw namin at ang diploma namin ang maipagmamalaki namin dahil wala silang maipapamanang iba sa amin. Bilib naman ako sa mga magulang ko. Kahit pareho lang po silang mga working class at nagtatrabaho ng higit sa konti ng minimum ang sinasahod, ay naitataguyod pa rin kami nila.
Oo, maraming utang. Oo, maraming naniningil. Oo, maraming problema. Pero hindi po sumusuko ang mga magulang namin. Maswerte po kami sa mga magulang, Mama Mia. Kaya ang nais ko rin noon ay suklian ng pagiging mabuti nilang mga magulang sa pamamagitan ng pagiging mabuting anak at estudyante ko. Noong second year college ako ay nagkaroon ako ng girlfriend dahil na rin sa panunukso ng mga kaibigan ko sa akin. Mama Mia, palagi kasi nila akong tinatawag na baka bakla raw ako dahil hindi ako nag-girlfriend. Ayokong paulit-ulit na nagpapaliwanag sa mga tao sa paligid ko, kaya naman, niligawan ko na lang ang isa kong kaklase na alam kong may gusto sa akin. Doon ay natigil ang panganganchaw. Pero na-guilty naman ako, Mama Mia, dahil hindi ko naman po nagawa ang mga obligasyon ko sa girlfriend ko. Hindi po ako nagpaka-boyfriend sa kanya. Tanging girlfriend ko lang siya sa salita, pero kulang naman sa gawa. Valentine's Day, birthday niya at kung ano-ano pang mga okasyon, mga monthsary, ay hindi ko po talaga siya nagagawang sorpresahin ng kahit na ano. Mama Mia, ang palusot ko noon sa kanya ay dahil wala akong pera. Dahil binabudget ko lang ang binibigay sa akin ng mga magulang ko. Pero ang totoo niyan ay hindi ko naman talaga siya masyadong gusto. Kaya naman yun din ang naging dahilan kung bakit naghiwalay kaming dalawa nung third year college na ako. At simula noon ay hindi na talaga ako nagkaroon pa ng girlfriend. Sabi ko magiging unfair lang ako sa babaeng papasukin ko ang mundo pagkatapos ay hindi ko naman magawa ng maayos ang obligasyon ko. Hanggang sa makagraduate na nga ako ng college, tuwang-tuwa ang mga magulang ko, Mama Mia. Agad naman akong nag-review para sa board exam pero kumuha po ako ng part-time job para hindi naman masyadong mahirapan ang mga magulang ko. Mahal kasi ang gastusin sa review center, Mama Mia. Hindi naman po pwedeng hindi ako mag-review dahil sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman ako katalinuhan. Kaya naman, sa awa ng Diyos ay naipas ako naman ang LET o licensure examination for teachers. At nung makapasa nga ako, wala pang isang linggo mula nung mag-o-taking ako ay nag-apply na agad ako ng trabaho sa isang pribadong paaralan. Nung una ay wala pong tumatanggap sa akin. Pero siguro, Mama Mia, tama nga ang sinabi nila. Tiyagain mo lang. Pasasaan ba't meron at meron ding tatanggap sa'yo. Hanggang sa makapasok na nga ako sa isa sa mga pinakasikat na paaralan sa aming lugar. Maraming estudyante. Mas maganda ang pasahod kumpara doon sa mga pinag-applyan ko nung una. Naisip ko noon na talagang may plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya siguro ayaw niya akong makapasa doon sa iba kong pinag-applyan dahil ito pala ang tinatalaga niya sa akin. Ito pala na mas malaki-laki ng konti ang sahod. Natuwa naman ako, Mama Mia, dahil hindi ako mababakante habang naghahanap ako ng item para sa DepEd. Mama Mia, hindi po kasi probinsya ang lugar namin kaya hindi po masyadong nangangailangan ng local o mga public teachers. Kaya naman, antay po ako ng antay. Natapos ko po ang isang taon ko sa paaralang pinag-aralan ko ng na pinagtuturuan ko na maganda naman ang record ko, Mama Mia. Masaya ako doon. Alam ko, Mama Mia, na masaya rin ang mga magulang ko dahil paunti-unti ay nakakatulong ako sa kanila. Hanggang sa pumasok na ang ikalawang taon ko sa pagtuturo. Dito, Mama Mia, ay meron akong mga sweet na estudyante. Mga estudyante na unang araw pa lamang ay lagi na nilang pinaparamdam nila sa akin na masaya sila na meron silang gurong katulad ko. Kaya naman ang iba sa kanila, Mama Mia, hindi ko po naiwasan na naging ka-close ko. Parang barkada nga ang turingan namin sa isa't isa. Masaya naman ang buhay. Masaya po silang kasama. Mama Mia, isa po sa mga naging ka-close ko ay itong si Errol. Si Errol po ay isa sa mga estudyante ko na mayaman pero kulang po ang atensyon ng pamilya niya sa kanya. Kulang ang pagmamahal ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya naman naisip ko noon na kaya siguro naging close sa akin si Errol. Dahil lang tingin niya sa akin ay isa ko sa mga kapatid niya.
Sabi ni Errol sa akin, yung mga kapatid niya kasi Mama Mia ay meron na rin ibang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Bunso kasi siya sa magkakapatid at malayo ang agwat niya mula sa sinundan niyang ate. Mama Mia, naiintindihan ko naman ang himutok ng bata. Bilang guro, alam kong kulang po ang mga material na bagay na ibibigay ng isang magulang sa kaniyang anak. Ang pinaka-importante po ay ang atensyon, pagdidisiplina at pagmamahal. Yun ang mga bagay na hindi po naibigay ng mga magulang niya sa kanya. Mama Mia, hindi lang po si Errol ang disturbed na estudyante ko, kundi marami sila. Yung iba sa kanila ay nagiging ka-close ko rin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nakita ko na lang na may nilalagay na tsokolate sa mesa ko. Naisip ko noon, sino kaya ang naglagay nito? Naisip kong si Errol, kasi nga, alam ko, Mama Mia, na galing sa business trip ang kaniyang ama. Marahil ay dala nito. Kaya naman kinausap ko siya at nagpasalamat ako. Pero dininay niya na sa kanya galing yung tsokolating nadatnan ko. Hindi ko alam kung talagang hindi sa kanya galing. Pero tinanggap ko pa rin. Hanggang sa nakikita ko na lang, Mama Mia, na marami na pong naibibigay sa akin na pasikreto. Kinakantsawan nga ako ng mga estudyante ko. Baka raw meron akong secret admirers sa isa sa mga single na teachers. Hindi ko alam, pero medyo kinilig din ako nung mga panahon na yon. Ganito siguro ang nararamdaman ng isang babae, Mama Mia, kapag meron nagkakagusto sa kanya at merong nagbibigay sa kanya ng mga palihim na tsokolate at kung ano-ano pang bagay. Mama Mia, dun ko naisip na siguro panahon na para magkaroon ako ng girlfriend. Pero sino naman? Paano ko naman liligawan ang nagbibigay sa akin ng ganito kung wala naman akong kaalam-alam? Hanggang sa dumating ang Valentine's Day nung taon na yon. Mama Mia, nakatanggap ako ng isang magandang card. Merong mga tsokolate, meron ring mga perfumes at mamahalin. Doon ko naisip na siguro, Mama Mia, hindi nga estudyante ang may bigay noon. Paano naman makakapagbigay ang isang estudyante ng mga mamahalin na gamit? Pero paano naman makakapagbigay ang isang kapwa ko guro ng ganon? Na mahal naman yon. Oo, medyo malaki ang sahod namin, pero hindi naman siguro siya gagastos ng ganun kalaki para sa akin, lalo pat hindi ko pa alam kung sino siya. Pero nung binasa ko yung card, Mama Mia, ay nakalagay sa baba na malalaman ko raw mamaya kung sino siya. Huwag daw akong uuwi agad pagkatapos ng klase. Hindi ko alam, pero na-excite ako sa pakiramdam ko na yon. Sino kaya ang may bigay nito? Sino kaya ang secret admirer ko? Nakakatawa, Mama Mia. Nakakatawa na nakakakilig. Kaya naman, nung magklase ako ay hindi po ako masyadong nakakonsentrate sa klase. Naiisip ko na kung sino kaya ang may bigay ng mga bagay na yun sa akin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, kung bakit naman sa tuwing meron ng mga bagong bagay na mangyayari at kung bakit naman sa tuwing meron akong nararamdamang kilig ay meron pong nagpapakaba sa akin. Hindi ko maintindihan ang kaba na yun, pero binaliwala ko na lang. Hanggang sa dumating na nga ang kahapon. Hanggang sa dumating na nga ang hapon. Mag-aalas 5 na noon. Malapit ang matapos ang klase ko. Mas dumadugudog na ang puso ko. Mas lumakas ang kabog nito. Hindi ko alam kung dahil sa excitement, dahil sa kilig, o kung ano pa mang bagay. Mama Mia, hanggang sa matapos ang klase ko at nag-goodbye na ako sa lahat. Umuwi na lahat ng estudyante. 5:30 na noon, pero wala pa rin dumarating sa classroom ko. Wala namang nakalagay sa card, Mama Mia, kung saan kami magkikita. Kaya ang naisip ko noon ay lalabas na lang ako at baka inaabangan ako nito sa labas. Pero habang inaayos ko ang mga gamit ko, ay biglang pumasok ang estudyante kong itago na lang natin sa pangalang Mary. O Mary, ba't nandito ka pa? May nakalimutan ka ba? Tanong ko sa kanya.
Sir, ikaw yata ang may nakalimutan eh. Sabi niya na nakangisi pa sa akin. Maganda ang bata si Mary Mama Mia. Isa siya sa mga mahinhin sa klase. Ano bang nakalimutan ko, yung notebook mo? Alam ko naman na ibigay ko na lahat ng notebooks niyo eh. Wala nang natira sa akin. Sabi ko. Hindi po yung notebook si sir, kundi yung card na hawak-hawak mo. Sabi niya. Anong ibig mong sabihin, Mary? Sir, kasi ako kasi ang may bigay niya ni. Ako rin ang nagbibigay sa iyo halos araw-araw. Mama Mia, gulat na gulat ako sa inamin ni Mary. Wala po kasi sa itsura niya at wala po sa kilos niya na siya ang gagawa ng ganon. Hindi ko alam kung paano i-imake at kung paano kikilos. Hindi ako nakakibo ng ilang minuto, Mama Mia. Hanggang si Mary ang nagsasalita. Sir, kasi nung una pa lang kitang nakilala, alam mo, gustong gusto na kita. Alam ko naman sir na bawal eh. Alam ko naman na hindi pwede pero sana hayaan mo akong iparamdam sa'yo ang nararamdaman ko sir. Ikaw lang po ang nagparamdam sa'kin ng ganito. Ikaw lang ang nagbibigay ng ganitong klaseng pakiramdam sa'kin. Paliwanag niya. Nung tinignan ko siya, yumuko siya. Halatang nahihiya siya. Mary, salamat ha. Salamat sa pag-admire mo sa akin. Salamat sa mga efforts mo. Pero alam mo naman, masyado ka pang bata. Bukod sa bata ka pa, ilang taon ka na ba? 15? Opo, sir. Tango niya. Bukod sa pagiging bata mo pa masyado, hindi ito pwede dahil teacher mo ko, estudyante kita. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, doon ay nakikita kung unti-unting parang lumuluha ang kanyang mga mata. Mary, pasensya ka na ha kung naiiyak ka sa mga sinasabi ko. Ayoko lang kasing paasahin ka sa wala eh. Sabi ko. Sir, naiintindihan ko naman po. Huwag kang mag-alala sir, hindi naman po. Sa ipinipilit ko sa iyo ang sarili ko, hindi ko naman ipinipilit ang pag-ibig ko. Hayaan mo lang ako sir. Hayaan mo lang akong mahalin ka kahit sa malayo. Yun lang ang sinabi ni Mama Mia pagkatapos ay tumakbo na siya palabas ng classroom. Ako naman ay naupo. Hindi ko alam kung anong maiisip ko. Kaya pala kinakabahan ako kanina. Kaya pala bukod sa excitement at kilig ay mas nangibabaw sa akin ang kaba. Iba pala talaga kapag nalaman mong ang isang estudyante mo ay nagkakagusto sa'yo. At mula nga noon, Mama Mia, ay naging maingat na ako sa mga sinasabi ko sa klase. Naging maingat na ako sa pagiging close ko sa mga estudyante ko. Naisip ko kasi, Mama Mia, baka yun ang dahilan kung bakit naisip ni Mary na okay lang na magkagusto siya sa akin. Na okay lang na bigyan niya ako ng kahit na ano. Mama Mia, hindi pa rin tumitigil si Mary. Marami pa rin siyang mga regalong ibinibigay sa akin. Noong una ay tinatanggap ko pa, pero kapag uwian na ng klase ay tinatawag ko siya at sinasabi kong tigilan na niya ang pagbibigay sa akin ng kung ano-ano. Sir, sabi ko naman sa iyo, 'di ba, hayaan mo lang akong mahalin ka? Pakiusap niya sa akin. Mary, hindi ka makaka-move on ito. Kapag marami kang binibigay sa akin, maiisip mo na baka isang araw ay magustuhan rin kita. Maiisip mo na baka isang araw ay mamahalin din kita dahil sa mga binibigay mo. Pero Mary, hindi kasi ganoon ang pag-ibig. Hindi ganoon ang tunay na pagmamahal. Kaya para maging okay ka, para makamove on ka, please, huwag ka nang magbigay sa akin ng kung ano-ano. At kalimutan na nating pinag-usapan natin ang bagay na to. Sabi ko sa kanya bago ako umalis. Mama Mia, hindi ko alam. Pero kinabukasan ay hindi pumasok si Mary sa eskwela. Wala rin siyang binigay sa akin. 2 araw siyang absent at nung bumalik na siya ay ibang Mary na ang nakita namin. Nagpaiksi siya ng buhok.
Mamma Mia, mas lalo po siyang gumanda sa kanyang itsura. Pero kahit na maganda siyang bata, ay wala naman akong nararamdaman na kahit na ano sa kanya. Himala rin at wala siyang binibigay sa akin. Siguro ang pagpaiksi niya ng buhok ay kaniyang way para makamove on sa akin. Diba ang sabi nila, ganun naman daw talaga ang mga babae kapag nasasaktan. Buhok ang pinagtitripan. Ilang araw din akong hindi nakatanggap ng kung ano-ano sa kanya, kaya naisip ko noon, Mamma Mia, naisip kong baka ito na nga ang simula ng kaniyang pag-move on. Mula noon ay nawala na rin ang awkwardness ko sa klase. Muling unti-unting bumalik ang pagiging close ko sa mga estudyante ko. Tinanong pa nga ako ni Errol, Mamma Mia, kung bakit daw bigla akong nagbago nung mga nakaraang linggo. Sabi ko may pinagdadaanan lang akong personal. Umiti naman siya sa akin at ang sabi niya masaya raw siya at bumalik na sa dati ang pakikitungo ko sa kanila. Mamma Mia, nakampante na nga ako dahil lumipas ang 2 linggo na walang binibigay sa akin si Mary. Hanggang sa mag-Christmas break na. May natanggap akong isang regalo sa bahay ko. Pinadeliver yun, Mamma Mia. Hindi ko alam kung kanino yun galing pero may duda akong kay Mary. Hindi ko rin alam kung paano niya nakuha ang address ko. Hindi ko pala nabanggit sa iyo, Mamma Mia. Isa po pala si Mary sa pinakamayaman sa klase namin. Kaya niya siguro na-afford yung mga nireregalo niya sa akin. Mamma Mia, sinabi ko nun sa sarili ko na pagbalik namin galing Christmas break ay ibabalik ko sa kanya yung regalong binigay niya. Isa kasi yung relo na mamahalin. Alam kong mamahalin yon dahil sinabi ng kapatid ko. Yun daw ang pangarap niyang relo. Hinihingi nga yun ang kapatid ko nung sabihin ko sa kanyang hindi ko yun matatanggap, pero Mamma Mia, pinigilan ko siya. Dahil ayokong isipin ni Mary na tinitake advantage ko ang pagmamahal at nararamdaman niya sa akin. Inisip ko noon, Mamma Mia, na ibalik talaga yung regalo. Pagkatapos nga ng Christmas break ay kinausap ko si Mary nang kaming 2 lang matapos ang aming klase sa araw na yun. Binalik ko sa kanyang binigay niyang relo. Pero sir, binili kasi namin ni Mommy talaga yan para sa iyo eh. Alam naman niyang reregaluhan kita. Alam niya sir na paborito kitang teacher. Sabi niya. Mary, mahal to, hindi ko to matatanggap. Ibalik mo na lang o di kaya ibigay mo sa boyfriend mo. Sabi ko. Eh wala naman akong boyfriend sir eh. Sige na, itago mo na lang at ibigay mo sa magiging boyfriend mo. Sir please, kahit yan na lang. Yan na lang ang huling regalo ko sa'yo, promise. Hindi na talaga ako magbibigay ng kahit na ano. Pakiusap niya. Makulit na makulit si Mary kaya wala na rin akong nagawa pa sa huli, Mamma Mia, kundi tanggapin ang regalong yun. Pero hindi ko naman yun sinusuot para wag siyang mag-isip na nagkakagusto na ako sa kanya. Mamma Mia, lumipas ang mga araw hanggang sa kinausap ako ni Errol. Akala ko ay may problema siya sa kanila. Akala ko ay may pinagdadaanan na naman siyang personal sa buhay niya. O Errol, anong atin? Bakit parang ang seryoso mo? Tanong ko. Sir Dion, kasi may problema ako sir eh. Problema? Ano namang problema mo? Tanong ko. Mga magulang mo naman ba? Hindi sir. Babae. Babae? Okay, ikaw ah, umiibig ka na. Sabi ko sa kanya. Parang ganun na nga sir eh. Pero parang hindi niya ako gusto. Parang may iba siyang nagugustuhan. Tanong, sabi niya sa akin. Naku, ang babata niyo pa. Pero sige, tutulungan kita. Sino ba yung nagugustuhan mo? Tanong ko. Si Mary, sir. Mamma Mia, napalunok talaga ako ng sarili kong laway nung marinig ko ang pangalan ni Mary. Hindi ko masabi-sabi kay Errol na sa akin may gusto ang babaeng iniibig niya. Sinabi mo na ba kay Mary ang nararamdaman mo? Tanong ko.
Oo, sir, pero ang sabi niya, may iba raw siyang minamahal eh. May iba siyang gusto. Talaga? Baka naman, kailangan niya lang ng suyo mo. Maging sweet ka sa kanya. Sige, tutulungan kitang manligaw sa kanya. Sabi ko. Talaga, sir? Tuwang-tuwa si Errol, Mama Mia. Pero sa loob-loob ko ay kailangang ma-fall ni Mary kay Errol nang sa ganun ay maiwasan ko na siya at maka-move on na rin siya sa akin. Kaya naman kung ano-anong tips ang binibigay ko kay Errol para mapasagot niya si Mary. Nandun yung pagbibigay ng bulaklak, panghaharana, pagsisend ng mga matatamis na mga words, paggawa ng mga poem na kung minsan ako pa talaga ang gumagawa para sa kanilang dalawa. Mama Mia, tuwang-tuwa naman si Errol sa mga naging effort ko sa pagtulong sa kanya. Ang sabi niya, parang kapatid na raw talaga ang turing niya sa akin. Kung pwede raw mamili ng kapatid ay ako daw ang pipiliin niya. Tumawa na lang ako. Isang araw, matapos ang klase ko, ay hindi ko alam na inabangan pala ako ni Mary. Nung papalabas na ako ay bigla siyang pumasok. Sir Dion, bakit ka naman ganyan? Sabi niya na halatang halata na nagtatampo ang kanyang tinig. Anong bakit, Mary? Ano bang nagawa ko sa'yo? Tanong ko. Sir, bakit mo naman tinutulungan si Errol para dumiskarte sa akin? Bakit mo naman ako pinamimigay sa iba? Alam mo ba, sir? Sa ginagawa mong yan, mas lalo akong nasasaktan. Alam mo ba sa ginagawa mong yan? Naiisip ko na baka may gusto ka talaga sa akin. Alam ko na yung pom, ikaw ang gumawa nun. Alam mo ba na naiisip ko na kapag ikaw ang gumawa nun, kinikilig ako? Na parang galing sa'yo ang mga salitang yun at hindi galing kay Errol? Sir, tapatin mo nga ako, may gusto ka ba sa akin? Tanong niya. Mama Mia, hindi talaga ako makakibo nung tanungin niya ako ng ganon. Mary, kaya ako tinutulungan si Errol para makamove on ka. Para magmahal ka. Mas bagay sa'yo si Errol dahil magkaedad kayo. Magkastado pa kayo ng buhay. May mga bagay talaga na mas maiintindihan ninyo sa isa't isa dahil pareho kayo ng generation. Hindi katulad sa atin. 10 years halos ang gap ko sa'yo. Sabi ko. Pero sir, handa naman akong maghintay. Handa akong hintayin ka eh. Sir, please. Sabi niya. Mama Mia, nagmatigas ako at ang sinabi ko, wag na niya akong kakausapin tungkol sa bagay na yon. Kalimutan na niya ang mga sinabi niya at kakalimutan ko na rin ang mga binigay at sinabi niya sa akin. Sabi ko, kapag ginawa pa niya yon ng isang beses, ay sasabihin ko na talaga sa principal namin ang mga pinagagagawa niya. Sasabihin ko na rin sa mga magulang niya ang mga sinasabi niya sa akin. Umiiyak siyang umalis noon, Mama Mia. Nung pagbalik niya kinabukasan ay parang walang nangyari. Ako ang na-awkward sa naging action niya sa akin. Binigyan niya na rin ng pansin si Errol sa wakas. Hanggang sa nabalitaan ko, Mama Mia, na sinagot na niya si Errol. Masaya ako para kay Errol. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung tunay ba talaga ang nararamdaman ni Mary kaya niya sinagot si Errol o kung gusto niya lang na gumanti sa akin. Pero kahit na ano paman ay hindi talaga siya makakaganti dahil wala naman akong nararamdaman sa kanyang kakaiba. Mama Mia, hindi ko akalain ang mga sumunod na nangyari. Isang bagay po na sa tarang buhay ko ay hindi ko talaga alam na mangyayari pala. Isang araw, Mama Mia, katatapos lang ng klase namin at ang alam ko ay umuwi na ang buong klase at nag-check pa ako ng mga papers sa desk ko ay biglang pumasok si Mary. Mama Mia, sinara niya ang mga bintana. Pagkatapos ay sinara niya ang pintuan. Mary, anong ginagawa mo dito? Sir, sinubukan ko naman. Sinubukan kong ibaling kay Errol ang nararamdaman ko. Sinubukan kong mahalin siya at magustuhan siya pero hindi ko talaga magawa.
Sir, please, mahalin mo ko. Sabi niya na lumalapit sa akin. Mama Mia, bigla na lang niya akong niyakap at kumandong siya sa akin. Itinulak ko siya at nahulog siya sa sahig. Ano ba, Mary? Wala ka ba talagang respeto sa sarili mo? Ano ba, sinabi ko naman sa'yo hindi kita gusto, di ba? Hindi tayo pwede. Kahit anong gawin mo, hindi tayo pwede dahil hindi kita magugustuhan. Paulit-ulit kong sabi sa kanya. Umiiyak na siya, Mama Mia, tumayo siya at pilit pa rin akong niyayakap. Ako naman ay pilit na tinatanggal ang mga kamay niya na nakahawak sa leeg ko. Mama Mia, medyo nalakasan ko, kaya naman nagkaroon siya ng pasa sa kaniyang mga braso. Nagsorry ako sa kanya. Sabi ko umalis na siya dahil sasabihin ko ang lahat sa principal. Hanggang sa isang kahindik-hindik na bagay ang ginawa niya, Mama Mia. Bigla na lang niyang pinunit ang blouse na suot niya. Mama Mia, pinunit niya rin ang bra na suot niya na para bang puwersahan iyong tinanggal. Pagkatapos ay ginulo niya ang buhok niya. Gulong-gulo ako sa mga ginagawa niya. Sinabi ko tigilan na niya. Nakabuyang-yang na sa akin ang dibdib niya, Mama Mia. Pagkatapos ay ginusot niya ang palda niya at tinanggal niya ang panty niya. Tinapon niya yun sa akin at sumigaw ng tulong. Mama Mia, nagpanik talaga ako sa ginawa niyang yun. Kaya dahil sa sobrang pagpapanik na nararamdaman ko, ay bigla ko na lang tinakpan ang bibig niya, Mama Mia, para tumigil siya sa kakasigaw. Pero hindi siya tumigil. Nagwala siya at sumigaw ng tulong. Mama Mia, biglang nagbukas ang pintuan ng classroom namin. Doon ay sumunod kung nakita ay ang security guard, ibang mga teachers at si Errol. Mama Mia, gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Sir Dion? Sabi ni Errol. Anong ginagawa mo kay Mary, ha? Bigla siyang lumapit sa akin at sinuntok ako pagkatapos ay kinuha niya si Mary at niyakap. Si Mary naman, Mama Mia, ay iyak ng iyak. Doon ay agad-agad akong nilapitan ng security guard, Mama Mia, at hinawakan. Yung ibang co-teachers ko ay tumawag rin ng mga pulis. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Mama Mia, grabe talaga ang naramdaman ko noon. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari na parabang panaginip lang ang lahat. Parabang hindi totoo. Sa isang iglap, Mama Mia, ay dumating ang mga pulis. Tinanong nila ako kung anong nangyari pero hindi ako makasagot. Hanggang sa tinanong nila si Mary. Iyak ito ng iyak, Mama Mia. Grabe ang kanyang pag-iyak na akala mo talaga ay totoo. Hanggang sa sinabi niya, Mama Mia. Na tinangka ko raw siyang gahasain. Hanggang sa sinabi niyang pinunit ko raw ang blouse niya. Pinunit ko raw ang kaniyang bra at pinilit ko raw siya na may mangyari sa aming dalawa. Doon ako umiyak, Mama Mia. Doon ko sinabi kay Mary na huwag siyang magsinungaling. Pero hindi ko alam na ang isang babae pala na parang ang anghel-anghel sa paningin ng karamihan at anghel ang paningin ko, Mama Mia, ay iba pala ang nasa loob. Ibang kulo pala. Doon ay agad-agad akong dinampot ng mga pulis at dinala sa presinto at ikinulong. Kinabukasan, Mama Mia, dumating ang mga magulang ni Mary. Galit na pinagmumura ako ng mga ito. Dumating din ang mga magulang ko at tinanong kung bakit ko nagawa ang bagay na yon. Sinabi ko sa kanila na wala akong kasalanan. Nagpaliwanag ako sa kanila, Mama Mia, pero sino bang maniniwala sa isang katulad ko? It's my words against Mary's words. Mama Mia,
sinampahan po ako ng kaso ng mga magulang ni Mary. Attempted rape, Mama Mia. Iyak ng iyak ang mga magulang ko noon. Paano ko raw nagawang sirain ang buhay ko? Paano ko raw nagawang sirain ang kinabukasan ko? Dahil lang sa isang pagkakagusto ko sa babae. Mama Mia, hirap na hirap ako noon. Wala po kaming maibayad sa abogado, kaya po PAO o Philippine a Public Attorney's Office ang nagtanggol sa akin. Pero mahirap pong patunayan ang kaso ko. Mahirap patunayan na wala akong kasalanan. Unang-una sa lahat, Mama Mia, may mga pasapo si Mary. Dahil nga po sa pagpupumulit kong tanggalin ang kaniyang mga braso na nakayakap at nakakapit sa aking mga leeg. Meron din siyang pasa sa kaniyang paa dahil sa pagkakabagsak niya nung itinulak ko siya nung kumandong siya sa akin. Mama Mia, isa pa sa mga naging patunay na nagkakaroon ako ng gusto kay Mary, ayun pong mga tulang ginawa ko para kay Errol na ibigay sa kanya. Oo, Mama Mia, wala po akong naging laban sa kaso. Hindi po talaga ako nanalo. At dahil mayaman si na Mary, ay madali lang nahusgahan ang kaso ko. I was found guilty. Mama Mia, 7 taon, 2 linggo, yun po ang penalty ko. Iyak ako ng iyak, nagmamakaawa ako sa judge, Mama Mia, at ang sinabi ko, wala akong kasalanan. Nakiusap ako sa mga magulang ko na mag-file ng appeal, pero ang sabi nila, Mama Mia, hindi nila kakayanin yung mga gastos. Wala po akong nagawa. Nakulong po ako, Mama Mia, sa isang kasalanan na hindi ko naman talaga ginawa. Isang kasalanan na alam ng Diyos na hindi ko talaga pinagdaanan. Mama Mia, dahil sa nangyari ay kunin din ako ang Diyos. Ano ba siyang klaseng Diyos? Nakapikit ba siya? Hindi ba niya nakita na wala akong kasalanan? Makapangyarihan siya, hindi ba? Bakit hindi niya ako nagawang ipagtanggol? Bakit hindi niya nagawang palitawin ang katotohanan? Bakit ako yung nadiin? Porke ba minor de edad si Mary? Porke ba dahil sa mga ebidensyang pwede namang iba ang ibig sabihin tulad ng iba nga ang tunay na nangyari? Pero kayang-kaya naman yun ng Diyos eh, kung talagang makapangyarihan siya. Dahil sa nangyari, Mama Mia, ay nawalan ako ng pag-asa. Nawalan ako ng tiwala sa may kapal. Ang sabi ko noon sa sarili ko, wala na. Tapos na ang buhay ko. Kaya naman, napapaaway talaga ako ng napapaaway sa loob ng kulungan. Galit na galit ako sa mundo, Mama Mia. Konting kibot lang ng mga kasamahan kong inmates ay nagagalit ako. Nakikipag-away ako, nakikipagsuntukan. Kaya naman, mas lalong lumabo ang pagkakaroon ko ng tsansa na maparol, Mama Mia. Sabi ng mga kasamahan ko, dapat daw magpakabait ako tulad ng ginagawa ng iba para mabigyan raw ako ng parol. Mabilis lang naman daw ang 7 taon. Pero Mama Mia, kapag nakulong ka na, paano pa magiging mabilis ang 7 taon? Oo nga, siguro makakalabas ka pagkatapos nun, pero anong mangyayari sa'yo? Anong buhay ang naghihintay sa'yo sa labas? Wala na. Mama Mia, yung lisensya ko po sa pagkaguro, wala na po yun. Dahil nga na-convict na ako. Ano pa bang buhay ang dadatnan ko sa labas? Meron pa bang tatanggap sa akin na trabaho? Isa pa, Mama Mia, merong tatanggap pa ba na tao sa akin kapag nalaman nila ang nakaraan ko? Mahirap. Mahirap na mahirap ang buhay ko, Mama Mia. Masakit. Hindi ko alam kung paano ba magsisimula ulit. Akala ko, Mama Mia, yun na ang katapusan ng lahat para sa akin. Pero isang araw,
merong mga volunteers na dumating sa kulungan. May mga pastor na nagkakandak ng Bible study. At dito ko nga nakilala si Rhea Mama Mia, isang babae na kasakasama ng mga pastor kapag nagkakandak sila sa amin ng mga seminars, ng mga Bible studies. Noong una ay hindi ko siya pinapansin, pero Mama Mia, pilit niya akong kinakausap. Dion, tama? Alam mo, Dion, sinabi sa akin ng mga kasamahan mo ang tungkol sa kwento mo. Alam mo, napakasakit ng buhay mo. Pero alam mo ba, Dion, na hindi lang ikaw ang dumanas ng ganyan? Alam mo ba na sa Biblia, si Joseph ay ganun din ang pinagdaanan? Nakulong din siya ng 12 taon. Dahil sa kasalanan na hindi niya ginawa. Mama Mia, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya dahil hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Ayoko ring magbukas ng Biblia. Galit nga ako sa Panginoon, di ba? Bakit ko pa bubuksan ang Biblia? Paulit-ulit niya akong kinakausap kahit hindi ko siya pinapansin. Ayokong sumali sa mga Bible study pero may mga araw na pinipilit ako ng mga kasamahan ko. Pinipilit din ako, Mama Mia, ng ibang mga gwardiya sa preso. Ang sabi nila, makakabuti raw yun sa akin. Yung iba kong mga kasamahan kasi, Mama Mia, naniniwala na wala akong kasalanan. Naniniwala na hindi ako guilty. Na inosente ako sa mga binibintang sa akin. Kaya naaawa sila sa akin, Mama Mia. Ang sabi nila, hindi ko raw deserve ang makulong. Hindi raw katulad nila na may mga kasalanan talaga. Paulit-ulit nila akong sinasali sa Bible study kahit hindi naman ako nakikinig. Kapag nasa Bible study ay kung saan-saan dumadapo ang aking isipan. Kiniisip ko noon, Mama Mia, paano kaya kapag tapusin ko na lang ang buhay ko? Paano kaya kapag ako na mismo ang magtapos ng lahat ng mga paghihirap ko? Ah, yun ang gagawin ko, sabi ko sa sarili ko. Pero Mama Mia, nung araw na yun ay kakaiba ang nangyari. Dahil yung kwento pong sinasabi sa akin ni Rhea, ayun po ang kwentong ibinahagi ng pastor sa amin. Pinento niya sa akin ang lahat ng pinagdaanan ni Joseph. Inaway ng mga kapatid, binenta, ginawang alipin. Pagkatapos, ay nakulong pa sa salang hindi niya ginawa. Dahil ang akala ay ginahasa niya ang asawa ng amo niya. Pero sa kahuli-hulihan ay naging governor siya sa Egypt. Mama Mia, hindi ko alam pero umiiyak na pala ako habang nakikinig sa mga sinasabi ng pastor. Pagkatapos ng Bible study ay nilapitan ako ng pastor at tinanong kung anong nararamdaman ko. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Tinanong niya ako kung nakarelate ba raw ako sa kwento ni Joseph. Doon ay tumango ako, Mama Mia. Ang sabi niya sa akin, hindi naman daw kulungan ang huling hantungan ng lahat. Hindi nga raw talaga kamatayan. Dahil lahat ng nandito sa mundo ay panandalian lamang. Yung sakit, yung hirap. Oo, para sa ating mga tao, baka matagal yun. Pero kung susumahin mo, may pag-asa at may pag-asa pa rin daw ang buhay ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero mas naiyak ako sa mga sinabi niya. At mula nga noon, ay araw-araw na akong uma-attend ng Bible study. Kapag wala pong Bible study, Mama Mia, ay para pong hindi nakukumpleto ang araw ko. Hanggang sa isang araw ay dumalaw sa akin si Rhea. Wala pong kasamang pastor. Nagulat nga ako nung sinabi ng gwardiya sa akin na may dalaw raw ako. Matagal-tagal na akong hindi dinadalaw ng pamilya ko.
Siguro nga nakalimutan na nila ako. O siguro nga, Mama Mia, ay pinilit nila akong kalimutan dahil sa kahihiyan na dinala ko sa pamilya namin. Hindi nga ako makapaniwala na may dumalaw sa akin. Mama Mia, paglabas ko ay si Rhea pala. Nakangiti siya sa akin at sa unang pagkakataon ay parang nakaramdam ako ng kapayapaan mula pa lang sa ngiti ng isang tao. Hindi ka ba ang naramdaman ko kay Rhea, Mama Mia, kundi payapa ang puso ko? Nung makaupo na ako ay tinanong niya kung kumusta na ako. Sinabi niya sa akin na ikwinento raw ng kanilang pastor ang nangyari sa akin nung huling Bible study namin na umiyak ako. Pasensya ka na, Dion, ha? Hindi ako nakasama nung araw na yon kasi may pasok ako sa eskwela eh. Malapit na akong gagraduate, sabi niya. Wow, good for you, sabi ko. Alam mo, Dion, kaya ako nandito dahil may ibibigay ako sa'yo. Ito o, mga pagkain. Niluto ko yan para sa'yo, sabi niya. Mama Mia, nagtaka ako kung bakit niya ginagawa yon. Siguro sadyang mabait lang talaga si Rhea. Ganun siguro talaga ang mga taong nakakakilala sa Panginoon. Hindi tulad ko na laging mainit ang ulo. Hindi tulad ko na laging galit. Habang nag-uusap kaming dalawa ay may nilabas siya mula sa bag niya. Dion, alam kong wala ka pa nito. Eto o, sa'yo na. Binili ko yan. Bago yan. Eto rin, highlight pen. Tinanong ko na sa gwardiya kung pwede yan at ang sabi nila ay pwede naman daw. Kasi hindi naman daw yan nakakasugat. Kasi tingnan mo o. Soft lang naman yung tip niya. Gamitin mo yan. I-highlight mo lahat ng mga mababasa mo dyan na sa tingin mo ay makaka-relate ka. Gamitin mo yan. Basahin mo yan nang makilala mo rin siya. Mama Mia, nung umalis na si Rhea at tapos na rin ang mga trabaho namin sa preso at oras na ng pahinga, ay binuksan ko ang Bibliyang binigay niya. Binasa ko yon. Mama Mia, ewan ko ba pero may mga bagay doon na sadyang nakakagalaw talaga ng puso ko. At mula nga noon, Mama Mia, ay unti-unti kong nakikilala ang Panginoon. At dahil sa hindi na ako laging galit, at dahil sa hindi na ako laging nakikipag-away, in fact, Mama Mia, mula nung magbasa ako ng Biblia ay hindi na ako nakipag-away sa kahit na sino pang inmate. At dahil doon, ay isang balita ang sinabi sa akin ng jail warden nung pinatawag niya ako. Ang sabi niya, Mama Mia, isa raw ako sa irirekomenda nila para mabigyan ng parol. Maglilimang taon na ako noon sa preso. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Oh, Mama Mia, masaya naman ako dahil makakalaya na ako. Pero bumalik na naman ang mga isipin sa akin. Paano ba ako magsisimula ng panibagong buhay? Paano ba ngayong pati mga magulang ko yata ay ayaw na akong tanggapin sa bahay namin? Nung dumating si Rhea ay sinabi ko sa kanya ang balita. Tuwang-tuwa siya, Mama Mia. Nagsabi niya, sa wakas ay makikita ko na raw ang paggalaw ng Panginoon sa buhay ko. Mama Mia, sabi ko ay hindi ako handang lumabas. Pero ang sabi niya, may plano raw ang Panginoon sa buhay ko. Kaya nagtiwala na lang ako sa mga sinabi ni Rhea. Hanggang sa ma-approve nga ang parole ko, Mama Mia. At isang araw bago ako makalabas, ay may dumalaw sa akin. Si Rhea at ang pastor nila. Kinausap niya ako, Mama Mia. Tinanong niya ako kung may mapupuntahan raw ba ako pagkalabas ko dun bukas. Ang sabi ko, hindi ko alam dahil hindi na nagpapakita sa akin kahit mga magulang ko. Ang sabi niya, Mama Mia, ay susunduin nila ako bukas. At may pag-uusapan raw kami. Naging masaya na rin ako dahil hindi ako mag-isang aalis sa preso na yon. Mama Mia, kinabukasan ay sinundo nga ako ni Rhea at ng pastor. Alam mo, Dion, mabait tong si pastor. Alam mo ba pinagdaanan niya rin ang mga pinagdaanan mo?
Pero yung sa kanya, nagkasala siya eh, kaya siya nakulong. Kaya alam niya, nakakailanganin ng isang tulad mo ang tulong niya. Hindi ko maintindihan ang mga sinabi niya, Mama Mia. Pero nung makalabas na ako, ay dinaan muna nila ako sa isang restaurant at pinakain. Hiyang-hiya ako noon dahil hindi ko alam kung paano babawi sa kabaitang pinapakita nila sa akin. Pero ang sabi nila, hindi naman daw sila yun, kundi ang Panginoon. At nung matapos nga kaming kumain, ay tinanong niya ako bigla kung gusto ko raw ba magtrabaho doon. Balita ako diyon, tumutulong ka sa pagluluto, dun sa loob ng preso ah. Siguro naman, mas madali kang matrain ng chef ko, sabi ng pastor. Dun ko nalaman, Mama Mia, na siya pala ang may-ari ng restaurant na pinagkainan namin. Po, kailangan mo ng trabaho diyon. Hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Mama Mia, naiyak ako sa pasasalamat ko sa kanya. Hindi ko lubos sa kalain na may mga ganitong klaseng tao. Mga bababait na tao. Mga taong hindi hinusgahan ang nakaraan ko. Mga taong naniniwala sa akin. Kaya naman pumayag ako, Mama Mia. Pumayag ako sa gusto niya na magtrabaho ako doon. Meron din siyang paupahang mga kwarto. Pinagamit niya sa akin yung isa at ang sabi niya, tsaka na raw ako mag-umpisang magbayad kapag kumikita na ako. Masaya ako, Mama Mia. Unti-unti ay nagkakaroon ng kabuluhan ang puso ko. Nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ko. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan at pakiramdam ko ay unti-unti na akong nagiging maayos. Rest day ko noon, Mama Mia. Kaya naisipan kong puntahan ang mga magulang ko. Nung pinuntahan ko sila ay gulat na gulat sila. Doon, Mama Mia, ay umiyak nang umiyak ang mama ko. Humingi siya ng tawad kung bakit hindi nila ako nabibisita sa kulungan. Natatakot daw kasi siyang, Mama Mia, na makita ang itsura ko. Mama Mia, pinatawad ko naman ang pamilya ko sa pang-aabandona nila sa akin. Sabi ko, may rason ng lahat. Unti-unti ngang umayos ang buhay ko. Hanggang sa, Mama Mia, pinag-aral ako ng pastor namin ng culinary na short course lang. Ang sabi niya, para raw gawin niya akong panibagong chef sa panibagong branch ng restaurant na nabubuksan niya. Doon nga nagsimulang umayos ng husto ang buhay ko. Mama Mia, hindi ko alam na ang isang katulad ko, isang dating nakakulong ay meron pa palang pag-asa sa buhay. Nagkakamabutihan din kami ni Rhea sa paglipas ng panahon, hanggang sa naging kaming dalawa na. Ngayon, Mama Mia, isa na akong chef. Hindi man masyadong kalakihan ang sweldo ko, pero ayos na rin at nakakabuhay na rin sa pamilya ko. Si Rhea naman, Mama Mia, ay isa nang ganap na guro. Masaya ako para sa kanya. Meron na rin kaming isang anak at nung 1 taon lang kami ikinasal. December last year, Mama Mia. Nauna kasi ang anak. Hindi na namin napigilan eh, pero inayos naman namin ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakasal. Mama Mia, masasabi ko po na hindi perpekto ang buhay ko. Dumaan ako sa pinakamadilim na bahagi na maaaring daanan ng isang tao. Pero may ginawa ang Diyos na milagro sa akin. Totoo ngang tunay siyang may plano sa lahat sa atin. Hindi ko na rin alam kung nasaan si Mary, kung ano nang nangyari sa buhay niya. Hindi ko na rin inalam pa, Mama Mia. Dahil lang totoo, matagal ko na siyang pinatawad. Matagal ko nang pinatawad ang mga magulang niya at matagal ko nang pinatawad ang lahat ng taong nagbigay sa akin ng mga pasakit noon. Yung Diyos nga nakakapagpatawad. Alam kong hindi ako mapapatawad ng Diyos sa mga kasalanan ko kung ako mismo ay hindi marunong magpatawad sa aking kapwa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko na to, Mama Mia, at naway nagustuhan niyong lahat ang ibinahagi kong kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Dion. Nakaka-inspire naman ang kwento mo, Dion. Chef Dion pala.
sadyang meron tayong iba't ibang pinagdadaanan sa ating buhay, iba't ibang mga pagsubok na akala natin ay makakapagpabagsak na sa atin. Pero may plano nga talaga ang Diyos sa buhay natin. Kung hahayaan lang natin siya na siyang humawak ng manibela ng ating buhay, panigurado na hindi niya tayo ipapahamak. Panigurado na bibigyan niya tayo ng bagong pag-asa para mas magpatuloy pa. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at pagbibigay mo ng pahintulot para ibahagi ito sa ating YouTube channel, Dion. At sa iyo na may kwento rin ng sarili niyang buhay na nakaka-inspire o di kaya naman ay nakakapaghugutan ng lakas ng loob, pwede niyo po yang i-share sa akin. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na to kung nagustuhan niyo ang kwento ni Dion. Alam kong nagustuhan mo. At mag-share na rin sa ating channel para marami pang nakapag-subscribe kung nag-subscribe ka na. Kung bago ka sa channel natin, welcome po! Please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating ilalabas. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig nyo sa kwento natin araw-araw.